Hello guys, welcome back ulit dito sa ating YouTube channel. At sa video nga na ito, isasabihin ko sa inyo ano ba yung mga list of requirements sa pagkuha ng student permit ngayong 2024. Number one na requirements na kailangan nyong i-provide is yung duly accomplished na ADL or yung application for driver's license. And guys, ay makukuha nyo yan sa mismong LTO branch na kung saan kayo mag-a-apply. At pwede nga rin kayo makapag-download nyan sa online. Number 2 guys, na kailangan nyong i-provide one photocopy ng birth certificate. Kailangan yan guys ay PSA copy. At kung ikaw naman ay married, kailangan mo na marriage contract. Pero make sure guys na dadalhin nyo rin yung mga original copies para in case na kailanganin ay may po-provide nyo agad. Number 3 guys is kung ikaw ay below 18 years old or kung minor ka pa, kailangan mag-provide ng letter of consent na pinapayagan ka na mag-submit or mag-apply ng student permit. Number 4 guys is yung one photocopy of any valid ID from the government. Number 5 guys, kailangan nyo is a TIN ID kung ikaw ay employed or kung ikaw ay taxpayer. Number 6 guys is medical certificate from LTO accredited na clinics. Make sure lang na LTO accredited yung pagme-medicalan nyo. Number 7, kung ikaw naman ay foreigner, kailangan mo mag-submit ng copy ng iyong visa and passport. And lastly guys, number 8 is yung 15-hour na theoretical driving course certificate or TDC. Ito kailangan guys from the accredited driving schools lang. And nga guys, good news dahil merong in-offer si LTO na free or libre na theoretical driving course. Ang kailangan nyo lang guys ay pumunta sa pinakamalapit na LTO Drivers Educational Centers. Diyan kayo pupunta para makapag theoretical driving course ng libre. Dito naman tayo sa presyo. Kung magkano nga ba yung magagastos nyo sa pagkuha ng student permit ngayong 2024. Ang number 1 is yung student permit ay nakakalaga ng 150 pesos. And meron yung application fee of 100 pesos and yung computer fee na 67.63 centavos. So a total of 317.63 centavos. So yan guys yung total na magagastos nyo sa pag-apply ng a student permit ngayong 2024. Syempre hindi kasama dyan yung 15-hour na TDC. Ayan guys, kung sa mga accredited na LTO driving schools kayo, kukuha niyang TDC is nasa around 1,500 to 2,500 yung babayaran nyo dyan sa pagkuha nga ng TDC. Ngayon, nasabi ko na nga sa inyo kanina na mayroong free or libre na ino-offer si LTO. Libre po yan at wala kayong babayaran. So yan nga guys yung mga magagastos ninyo sa pagkuha ng student permit. Sana guys nakatulong tong video na to sa mga aspiring drivers dyan na gustong kumuha ng LTO student permit ngayong 2024. Kung nagustuhan nyo nga tong video na to, huwag nyo kalimutan na mag-like sa video na to, i-click ang notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. And on the next video guys, ay sasabihin ko naman sa inyo yung mga qualifications sa pagkuha ng student permit at yung step-by-step process sa pagkuha ng student permit ngayong 2024. So, paano ba yan guys? See you on our next video.